Thank you.
request everyone to stand up to welcome the beautiful bride. Patulong sila, Mande. Pasis. Dear beloved, we are gathered here before the Lord in the presence of God, in the presence also of these witnesses, to join John and Mikey in a holy matrimony instituted by God. If there is any reason why this ceremony will not continue, as the officiating minister, I ask him or her to confess it or hide it in secret forever. Okay, John, tuloy ang kasal. Okay. Let us remain standing as we read the passage from the Bible. We can find it in the book of 1 Corinthians 13:4-13. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices. The truth, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Can we pray? Let's bow all our heads and let us pray. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank you for the gift of marriage. John and Mikey would never know love, would have never known love without you. We pray that you will continue to hold these two hearts together so that they will continue to overcome whatever trials and difficulties they may encounter in life. Be with them in sunshine and in sorrow. Be with them in joy and in sorrow, in prosperity and adversity, in sunshine and shadow, so that they may live happily
through our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. You can all be seated, including the altar. Magandang araw po rin sa inyo lahat. Purihin ng Panginoon at kayong lahat ay pati. Lalo-lalo na ang pinagpalang bukol. Before I move on, or before I continue on the message, I just want to John and Mikey to see what will be shown on the screen. Pakipakita na, Kuya. Ayan. What did you see? Kami po nung nakikita mga minamahal, especially John and Mati, ay napakaraming wedding rings na naipon. Ito ay mga napukol na antala at di na natuloy na mga pasalan sa mga nangyari ng Second World War. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa inyo. Kapag sa kabila ng pandemya, despite of the pandemic we are having, not only in our country, but in the whole world, ang kasal ay tuloy. Why don't you give the best clap of the imagine, walang mga pangarap at walang mga ilalang ang kadnais, nalalangin, nagkadnasa, namakasal. So, why don't we natin? Pero kayo, you are one among the blessed hope. Kaya, you have all the reason to rejoice, you have all the reason to praise and worship the Lord. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Tayo din po lahat ng kapatid ay mahal na Panginoon. Dali po, ang pagmamahal na yan, that is our responsibility, and God showed this love among us. While we were yet sinners, He died for us. Ang pagmamahal niya ay ipinakita higit pa sa pagmamahalan ni John at ni Mikey, kundi higit sa lahat ng pagmamahalan, higit pa sa pagmamahalan ng kulang sa Allah, higit pa sa pagmamahalan ng kapatid sa kapatid, higit pa sa pagmamahalan ng kapatidan, sapagkat ang Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat ay buwaba mula sa langit, the left splendors of heaven, just to see and save the lost. At then po yung walang pagkakundi tayo. Because in the Bible it says that for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala. Lahat po ay mapapayag ng kasalanan. And the wages of sin is death according to Romans 6:33. Kaya lahat ng tao ay mamatay. At ang tao ay tatanda, ang lahat ng tao ay maaaring kasakit at mamatay. So, bakit ang pamatay ng Panginoon ang hindi namang isikat? Ang pamatay ng Panginoon sa pagkat ang tao ay likha ng Diyos, ang likha ng luba, maging ang kanyang kaluluwa ay mamatay sa pagdurusang balahan. But praise the Lord! Ang sahib ko sa John, this is it for God, so not the world that He gave His only begotten Son. But to serve the living in Him should not perish, but perish. Everlasting life. Sabi na tayo ang mamatay at tumuhoy ng sinyero. Pero nung tumubos, pero nung nagbayad, hindi lang mo ang kasalanan ko, hindi lang ang kasalanan ni John at Mikey, hindi lang kasalanan na lang. Siya pong nagbayad ang kamatayan. That's why Jesus Christ was crucified on the cross. He died of our ways. Siya po'y namatay. Sa halip na tayo ang namatay. Siya po'y nagpakasakit na pili sa kanyang dugo at ang buhay mo muli upang hindi mo tayo dumako sa pag-uusawan namin. And if you can only respond to His love, He promised us, for those who believe in Him should not perish but have everlasting life. Why don't we first respond to the love of God? It's just simple. Ang salita kong sampalataya ay ginawang salitang sampa at ayat. Ang ibig sabihin mo, sumampa kay Jesus at itaya mo ang buhay. Magtiwala ka. Hindi na magtiwala ka. Magtiwala ka na siya ay namatay at pagkasakit sa kasi. At gawin mo siya pahing mga mga kita. If that is the prayer of your heart, if that is the prayer of your life, why don't you follow me this way?
Sundari lang po ako sa parang sa Lord Paul, before we move on, before we continue. Kung nais mo, pakaya, dahil pa lang po tayo sa kanya, ang aking may buhay na wala hanggan. Sabayan mo na ako sa panalangin ko. Sundan mo na ako sa panalangin ko. Just follow me, the Lord is helping. I'm going to pray this, speak, or tell this word by word, pray for this. Just follow me. Panginoon Jesus, Panginoon Jesus, ang buong lahat ay nagkasala. Subalit, ako po ay naniniwala na ikaw ay namatay sa lahat ng mga makasalanan. Kasama po ako doon. Kinikilala po kita, tinahanda kita sa aking puso. Ginahanin Panginoon, Diyos at salimit na kapagligtas. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong dugo na natigis ang nangalan sa akin. Magmula ngayon, kailangan tayo at mamuna sa aking buhay. Mahalin sa lahat, sa buhay na buhay. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Amen. Praise the Lord. If you follow the prayer of acceptance, the prayer of faith, ang pangalan ng Panginoon Jesus, si tumato sa inyong buhay. Sa pangako niya, ang sinimang pinapanahanan ng anak ay pinapanahanan ng buhay. Hindi mo tayo papakasalanan kasi tayo perfecto. O wala sa tayo kapatid, mabuti. O hindi na kasalanan na wala tayo. Dalawa naman pa, para maraming nasalanan. Sa lumang tipan, dapat, you must be perfect. So wala ang perfecto. Sa lumang tipan, sabi, I am the way, the truth, and the life, sabi Jesus Christ. Can you pray? Kaya pag pinapasok mong sense sa puso mo, ang makikita sa iyo, hindi ka pa ni Jesus. Na siya perfect. Amen po ba? Once again, let us give our best cup of faith for the song of the Lord. Let me move on. Okay. For John and Mighty, before we proceed to the wedding proper, this month we will give you a short message about what you will be entering. No? Love is a wonderful feeling, right? Love is a wonderful gift from God. Yan ay dakilang regalo mula sa ating Panginoon. And I tell you, love brought you here in the altar. But remember this, commitment will sustain you. Commitment will sustain you. Marriage is not just an emotion. It's a decision. Okay, kaya? O anak? Okay, no? Kaya sana, kahit po yung mga kapatid at yung mga tao na rin po, nakikigal na kasama. Huwag sana mawala yung sense of awe. Lalo si Adam, no? Hindi naman siya pagod dun sa paraiso, kung hindi kaya siya ng Diyos. Hindi naman siya ira. Hindi ba bigat ang trabaho niya na magbigay ng pangalan sa lahat ng halip? Pero alam mo, nakita na Panginoon, naramdaman na Panginoon, yung pangailangan ni Adam. At nung makita ni Adam, nakatanggitan ni Diyos, sabi niya, maganda, maganda. Pero nung makita ni Adam, Adam, yung babae, ang dilikan ng Diyos, inuwas ang kanya dyan, hindi na naman sinabi yung maganda. Wow! Kaya pinamalala niya, woman, wow, woman. Woman. I hope that this sense of all will stay in your heart and your life. Especially you, John, you know. You always have that sense of home whenever you remember how the Lord brought you together. Okay, then, yung pasalahan, no? Yung pataka, hindi mo lang tao ba yung mga panginan na hindi ako natutuloy sa kasalan. Hindi na lang tao ay nakapag-aasawa. Kaya ako pa yung nakapag-aasawa sa Book of Proverbs, no? Sabi ni King Solomon, you found a treasure, no? If you found a good wife, you found a treasure. You found a treasure. Kaya mahal, no? Kaya nga sabi ni Socrates, marry by all means. Of course, you will become a philosopher.
I don't have to become a philosopher. Praise the Lord for that. And remember this, no, as I read a while ago on our beginning text, no? Love. Actually, it's a love chapter, personal. You remember this message, a very short message about love. I give a couple of minutes, no? Para madali mo lang natin maalala. Una, L, because we are living in a difficult life, especially today we are suffering from pandemic, you know. L stands for live within your budget. And then, you know, live within your budget, no? Alam nyo, yung budget, no? It's just a cash forecast, no? You have to have what you call discipline, no? Develop discipline in your life, no? Avoid debts and bankruptcy, no? So that you can provide the needs of the family, no? Hindi yung bilin mo ko na lang, ha? No? You have to be a good steward of the money, no? Kasi mo rin, talaga naman marami na hindi makakaya, marami na wala ng kapal, marami na nangihira, no? You have to be good stewards of the resources of the promises the Lord is in us. Hindi ko dito pa. Hindi pa sa mga pamuhin na masarap mo rin yan. Basta, hindi mas kuya ko yun. So, no, mangyari na tayo ay napakasaya at napakalalim, napakalaking, napakalaking mga nakikutan. Alam niyo, wala na sa SEPA. Sa tapang meron ko kayo pa na. Okay. SEPA, O. Ang gato, no? Observe God's command. Observe God's command. Maintain the proper scriptural rules, no? Let me read this to you, no? Sabi sa Ephesians 5:22, 35, 33, or 33. Wives, submit yourselves to your own husbands, as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should also submit to their husbands in everything. Husband, love your wives. In everything, husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. However, it's a fool also must love as wife as he loves himself, and the wife must respect the husband. If you follow carefully the passage, as I did above, wives submit to your husband. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, magpasak ko sumunod. But hindi ko natapos. Ang sabi ko, husband, love your wife. It should be give and take. It should not be, hindi lang yung babae, hindi lang yung pula, dapat gawin, hindi yung lalaki. Alam niyo, madali magsabi, dyan, no? Kapag ka naharap ka ng babae, panimaiki, na mahal dyan. Minamahal dyan. Madaling mahalin kapag ka nagpapasakot ka. Kung natin papatuhin yung disenyo na pangkat, ano? Kasi kahit na dumami yung point na mas mamayaman pa maiki at mas makakasweldo mo, kay dyan, no? You still have to submit. Do not change the design of that for marriage. No? Don't believe on the golden rule people believe nowadays. Have you heard of that? The new golden rule. He who has the gold must rule. Kahit na ikaw, kahit ang babae, may makinang pinagkakitaan mo, gusto sabihin mo. At makikita mo dyan, mga kagagod, mahali ng asawa ng babae. Bakit kaya hindi sinasabi na unawain ng asawa ng babae? Bakit kaya, instead of saying, you understand your wife, the command is
You love your wife. You know why? The reason is something that I don't know. And you know, minding that power must be like it. But you still, I see you need to love her. It's a great thing. Hindi ko alam, no? Pero sa tagal kong pamumuhay sa mundo, lahat ng babae ay, sorry po mga babae, kailangan kong hindi at tumawali. Kaya kung hindi mo naman yung hindihan, still love you. Sa kapag na kahit ito, parang buhin yung tila. Bubunod tila, katatapos sa tagal ng negative. Oh, can you understand that? No? I understand, no? So, kung babagulin yung sa inyo naman, follow that so much. Una ay give it your father, second is obey. That's command, that's desire. V is value, no? Value your spouse. No? Value each other. No? Alam niyo, sa mundo dito, makakabili ka ng 50,000 worth of computer. No? Makakabili ka ng 1 million worth of car. Pero alam niyo, parang value ng asawa, priceless. Kaya, hindi ka papayag na magbigay ng bulok ng bulaklak sa isang minamahal. You will be the best for her or for your wife because you want your spouse, no? Cultivate nurture your relationship, no? Romance must be kept alive, no? Okay yung meron yung dinner, no? You sit sweetly to each other, no? Remember special occasions, no? Celebrate anniversaries, no? Give lovers chocolates, no? Have a regular place, always affirm your love for each other, no? Sabi, pwede ko kasi yung mga kapatid, meron ito, dalawang kasama, makakaya siya eh. Eh sabi naman yung lolo, sweet heart, love, the big one mga yun. Okay! Mama, ayaw nga ako. Hindi po, ano ba ang mga nasa sa inyo eh? Kahit sa inyong dadanya, hindi kayo nagbabago. Hindi po, ano ang tawag pa rin ng pangyo? Sweetheart, darling, sweetie pie. Ang sabi ng lolo, psst! Ako, ano ba? Nakakalimu ko na pangalan na lolo. Don't ever change, no? No, there's no such thing as, that, no? You can, you work it out, no? You work out yun, no? Pinatrabaho yun, no? Iniingatan yun, yun ang nurture yun, yun ang motivate yun, no? Okay, no? Then E, enjoy life together. Enjoy life together. Life is short and very short, no? Na mabuti ang Panginoon na nagkakaroon ng buhay at ang mga kong nasa inyong lalaki sa kanya sa isang palataya at susunod, you will be given an abundant life. And you're meant together. Remember this. Love is not about what you have faith. Hindi mo wala yung mamatay. Hindi mo sabihin sa asawa mo. Ani, pakita ka mga hindi, I tell you mong lupa. Yung registro na sa akin. Pakita na ko nga dito yung mga diploma ko. Maganda ko malaki itong matay. Ang gagawin niya ganito. Dali. Hindi mo lang pakitawag sa pasto. Ang patawag na ng pare. Why? Because I just want to open relationship. Wait ka! Bili mo ito ka. Second, papatawag mo yung mahalan mo, asawa mo. No? Hindi mo pa, kung ano yung ano kayong yung relax, hindi ganun eh, no?
Because life is all about a relationship with God and with man or with people. It's not in a relationship. Enjoy life together. No? It's a gift from God. See Adam, I provide a Panginoon na help me. Yung help me doon, ay hindi vain. No? Ang ibig sabihin na help me doon, ay yung word na ginamit na help me doon, ay yung word na ginamit, yung harta na ito. Ang sabihin niya, the Lord is my helper. Hindi sabihin doon, ang Diyos ay aking kapulong o aking kanila. Hindi doon. The Lord is my helper. Ang ibig sabihin doon, katuwan, na para bang hindi ka magbubuhay no? Nang wala siya kasi hindi ka bahagi ng buhay mo. Help me. Pauli mo siya, kalero mo siya, kasi nalaga mo siya. Remember, I have a lot of policies for headship, no? Ang ibig sabihin, you have to be able to preside na. Not absolute rule, but to preside. So then, you know, kaya na yung pasak, kaya sa kasi, hindi lang ibang, pahari dito! Hindi ganun yan, no? It's a kind of relationship. Well, mas older ba yun? Okay, bato pag ginagalit ka, kung masabi mo nga, ang sabi mo nga ba? Kaya, intelligent decision mo kasi, it's so complicated. Ito posible mo, hindi pa kailangan na, lalo ka sa mga. So, you enjoy life together, no? Ako ay, ano ah, nanginayin sa mga taong lumaki at tumanda na hindi nakapagsama. They need salat. Yes, nakikap. Pabi ka. Pero walang nakapagpun. Yun ang mga nakahanan, dadaanan mo. No? Pagdali sa langit, wala nang magkasama. Pagdali sa langit, no? Pag nakita kayo, he's my wife, and he doesn't hurt. At ito na miss yung pangako, at ito na miss yung regalo. Yung bagay na yun, ay nihanda at pinahanan pa mo. Yung nandita mga kukaso. Does it make sense to you? Okay. Sige po, hindi po kayo na tumayo. No, nandahakang na siya, but ako po lang. Please. Tuhod. John, do you accept Mikey to be a wed wife, to live together in the holy state of matrimony, with love her and respect them, honor and keep her. Yes, for all. Our Mikey, Mikey, do you accept John to be your wed husband? To live together in the holy state of matrimony, we will love him and respect him, honor and keep him. I do both. Yes. At this point, we will listen and we will witness the vows of commitment and the couple. Please. So long, from 2008 to 2021 under construction, hindi naman talaga sa tagal ng election susuka ang tunay na pagmamahal. Alam mo kung saan? Nasa Panginoon ang at pagsunod ng dalawa. Sabi nga ng marami, it's better to wait longer than to marry a wrong person. And now, I'm sure, I found a person that will work really hard like Jacob for his patient. I found the person that my soul loves. Thank you, mahal, dahil hindi ka sumuko sa lahat ng laban natin. Thank you at kahit marami pang mas higit sa akin, sa mata mo ako din, guys. My love for you is real, no place here, but all right, because God gave me his love to choose you. Sabi nga, diba? Sabi mo, Pokemon, I choose you. Pero, totoo yun, mahal. I vow na palagi kitang pipiliin araw-araw. Sa panahon hindi mo makita yung isang pares ng meds. Sa panahon may iwan mo yung mga gamit mo sa bahay or sa trabaho bago pumasok.
Sa mga panahon hindi mo makita ang salamin mo, ay nasa ulo mo lang pala. Sa mga panahon hindi ka kamahal-mahal para sa iyo, palagi kitang mamahalin at ipipigil. Mahal, I vow to cherish you every day and be thankful sa buhay mo. Thank you, mahal, sa paghatid at sundo mo sa akin, sa work, ng sorpresa dahil ang layo mo at alam kong pagod ka na. Ngayon, hindi ka na mapapagod ng sobra mo na ang mula kalookan hanggang magdaluyo. Ngayon, hindi na tayo magmamadali umuwi kasi wala na tayong curfew at mamaya sa akin ka na uuwi. Pagkilat ng mga mata mo, bukas magkasama na tayo. Mrs. Manapo, Mr. Makita. I vow to submit and understand you. Saksi ang Lord sa ating kasaysayan mula sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa magpasawalan natin. Salamat sa haba ng pasensya mo kapag pinutuyo ako. Salamat sa mga small things at big things na binibigay mo dahil alam ko lahat binibigyan ako. You always support me sa lahat ng ginagawa ko at nandiyan ka rin para paalalahanin ako mag-ingat. You are my balance in this imbalanced world. You always bring out the best in me. I vow that I will spend the rest of my life with you. I want to be the mother of your children. I want to be your home where Christ is the center. It's only my dream to be your wife, and God made it happen to me. Truly, His love is real, His grace is real, His grace is sufficient. I vow to love you with all my heart. At ngayon, sabay na natin siyang paglilingkuran at mamahalin. Sa bawat daan, ikaw yung kasama ko, tandaan mo, mahal. Ikaw ang aking dulo, gitna at simula. You are my God's best. You are my reward. You are my peace of heaven. I love you, mahal. Kasama ang magkaroon ng distance.
Kung dumating man yung time na magalit ka sa akin, magtampo o magsawa, tandaan lang natin kung saan tayo nagsimula at kung bakit tayo nandito ngayon. Ani, uuwi na ako sa'yo. At patuloy mo akong makasama sa galing ng buhay. Pagsisigahan ng Diyos, patuloy natin tutuparin ang pangarap ko sa isa, who Jesus Christ. Mahal na mahal kita. The way is round, no beginning, no end. Just like the love of the Father, which is eternal. Kung paano kayo minahal ng Panginoon, kung paano kadakila, kabuti, kaganda at kalali ng pagiging ng Panginoon, hindi mapapalala kung paano dapat mahalin ng isa't isa. With all that I am and all that I have. This ring will sustain me in joy and in sorrow. I love you. Coin, sponsorships. The coin of the Arabs. Will remind you or remind you of all the treasures, the blessings that God will bring into your house. Ito'y hindi lang kay John, ito'y hindi lang kay Mikey. Ito ay ipinagkatwa ng Panginoon sa inyong dalawa. After this wedding, John's money is no longer just money. Likewise, Mike's money is no longer Mike's money. Parehong pera ninyo, parehong pag-aaral ninyo, at parehong pinagkatiwala ng Panginoon sa inyo. Remember the word of our Lord Jesus Christ, ang hindi kapagkatiwala sa kataon ninyo. Hindi po kakatiwalaan yung marami. Kaya kapag ka sa isang video, at sabi na kayo, hindi natin kira yung isang video. No?
Ang hindi mo pagkakawalaan sa kayamanan ng iba, hindi pagkakawalaan sa sarili mo. And the Lord is just saying that ang hindi mo pagkakawalaan ng kayamanan sa lupa, hindi pagkakawalaan ng kayamanan sa kasakulan. Okay? It is all this. Lord, Lord, we accept. Stewardship. Of any treasure. Of any treasure. And blessings. And blessings. You will bring into our hands. The veil reminds you of the roles you will take in this place. In the shoulder of the shoulder of the groom, the head of this of the wife. That reminds us that you have to submit to your husband, and husband, the Lord appoints you the headship. Ikaw ang magdadala, ikaw ang magdadala ng responsibilidad upang ang pamilya ay magkakupay na maging mga Diyos at hindi malalang sa mga kapat at pamatayan ng mga. And we will experience the glory of God and we will not forget the design of God in marriage. Okay? Core responsibilities. Immeasurable love that binds you as one. Whatever the Lord has done together, let no one separate. After this wedding ceremony, you being man and woman, the two flesh will become one. Ang sinong pinag-isa ng Diyos, huwag paghihiwalayin. Nang ano man, nang sino man, kahit ng dolya o ng pesa. Okay? Five responsibilities. And the most important symbol we have is the Bible, the Word of God. John, as I've been saying earlier, the Lord appointed you the headship in the family. Forget this. Expect a satisfaction. Obey this. Expect blessing. Expect wisdom. Expect the best of God. Mikey and John, remember the very word of our Lord Jesus Christ in Joshua 1. This book of the Lord shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written of you, for then you shall make your way prosperous, and then you will have good success. Will you have hold this Bible together and follow up and Lord, we trust you to the one in our hearts, so that we cannot see a blessing. At this point, I will be witnessing the signing of the marriage certificate. By the way, ladies and gentlemen, I just want to inform you that it is no longer called marriage contract. It is now called marriage certificate. Why? Ang dahilan po kasi, minsan, meron isang malaki.
ay hinahanap ng kanyang marriage contract kami. Nasa marriage contract natin. At papuha na yung babae at sabi ng babae, Daddy, naalala mo siguro yung ating pagmamahalan, yung ating pagkasama, at yung ating kasal. No! I'm just looking for the expectation. The reason why it is called marriage certificate because it has no expectation, no? Marriage is a permanent relationship, no? Like in the Bible, Mikey and John, no? It's for life, no? Very much, you just smart and you made a lot of Jesus in here. Morning songs, please.
May sponsors please. God is the source of life, the source of blessings, and all the good things. That we have now, John, that your candle will cease to be light. Kung dumating sa punto ng buhay mo na ikaw ay mawala ng pag-asa at hindi mo alam kung ano ang mangyari at maintindihan ang nangyari sa buhay dahil sa mga pagsubok, please not forget that the Lord provided the woman a wife for you when you can draw light from her or replenishment. The same thing, Mikey, maaaring dumating yung pagkakataon sa buhay mo na magdilim ang isip, ang puso at madilim ang lahat at hindi mo alam kung ano gagawin. You should not forget that the Lord provided a man, your husband, where you can, whom you can draw light, hope from him for the replenishment. But I think, John, is it possible that both of you will experience darkness? Do not forget. Do not forget God, who is the source of life, the source of hope, the source of everything. You can draw light from the source. The two became one. May I request the parents, please, to stand up? Both the parents at the couple. Maaari ko bang tumayo lamang po ang mahal na bulan? I'll request the parents of the bride to proceed. Kaya? O dyan na siya?
Okay. Mami, Daddy, why don't you go there po? Dito po kayo na lang po. The parents of the bride, please stay there. It's okay, it's okay. Just stay. Okay, it's okay. Thank you. Mikey and John, please come together. Mikey and John, please come together. Come on, your parents. Mr. and Mrs. Rosales, I want you to meet John. Maaaring sa isip at puso ninyo, you are waiting a better man than John. But I'm telling you, for my king, John is the best. Ang pinakamagandang lalaki, ang pinakamahusay, ang pinakaminamahal ni my king ay walang iba kundi si John. Will you give us an assurance that John will be accepted in the family? Kayo po ba'y nangungako sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga saksi narito, na tinatanggap ninyo si John bilang hindi po kayo nawala ng anak, kundi na dagdagan ng panibagong anak? Opo. Thank you very much. Let's go. Thanks. This is the Mr. and Mrs. Seville, good afternoon po, or good morning po. I want to meet my king. Siguro sa inyong isip sa inyong puso ay nag-intend ngayon ng masigit pa kay my king. Sabalit, gusto kong ipaalam sa inyo ang aking dyan. My king is the best. Ang pinakamagandang babae, ang pinakamusto niya, ang pinakamahal niya, at ang babae karapat dapat para sa kanya. We do this couple, be assured of your full and sincere acceptance as new member of your family. Kayo po ba'y nangangako na tinatanggap nyo si Mikey? Hindi po kayo nawala ng anak, kundi kayo po'y nadagdagan ng panibagong anak. Kami po ba'y makakaasa sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao, na siya ay tatanggapin nyo bilang bagong miyembro ng pamilya? Okay, let's take advantage of this time, no? At this point, we will be honoring the parents, no? John has something with his parents. Pa, salamat sa panahong pinag-aralan niyo sa akin kung paano mag-handle ng mga kids. Salamat at ngayon, lalo kong nakita kung paano niyo alagaan si mama. Naway, patuloy kayong magtaas at patuloy na suportahan si mama. Naway, maalagaan kung nyo lalo si Marie at si Brian. Naway, patuloy kayong magpano. Ma, salamat po sa walang sawang mag-aalaga sa amin. Hmm. Na kayong patulong mag-alaga sa ako. Salamat po. Salamat po sa sakripisyo niyo sa ako. Kung di dahil sa inyo, ay wala ako dito. Salamat sa mga gabay mo na doon. Ang gamay, ang kasama sa mga pangkara. Mahal ko po kayo. I pray na gumaling po kayo sa inyong
at tumama pa rin buhay ko. Dahil meron pa tayong bago ay doon siya pupunta. At this point, my team will honor the parents together with Jan. Hi, Dad. Thank you for treating me as your princess. We are not rich, but you made me experience to become rich by loving your family. Thank you for your endless love and support. Now that I will be with my family, alam kong kakayanin ko kasi natutuwa ko sa iyo eh. Sa iyo ni Mama. Ingat ka palagi, Dad. So much. To you, Mommy. Thank you for being mahigpit at mapagmahal. Thank you. At sa'yo ko nagpala ng kagandahan. Maging masipag po sa pag-exercise dahil naalagaan ko yung mga apo mo sa tuhod. I love you so much, Mommy. Thank you for loving me. Now and forever, you're the best mom. Thank you. May I request all the sponsors of this come forward. Lahat po ng mga inamari ko ang lumapit na po dito sa harapan. Let us surround the couple. Please come a little bit closer. Mga Anil at Nina, nais ko pong matihin kayo. Ang inyo pong magiging minuman nila ay pagpapakita na kayo ay mga taong nabubuhay ng may kapagsama. Mga taong nabubuhay hindi lang para sa kanilang sarili. Ang mag-asawa ko pagkatapos ang kasama nito, si John at si Mikey ay you are chosen among the chosen. Napakamala po nila dahil meron silang nakita ang kakita kung magandang bagay ang silang kulabi at kung silang mangyari sa magitan ng Himula. In one way or another, kayo po nagkaroon ng Indonesia at bahagi sa buhay ng couple. Kaya po, sa ako na ito, in the light of the living world, God, I remind you that you are the main sponsors, the principal sponsors. Sa ating mga Pilipino, kahit sa banal na sila ko, you are taking the role of being the second parents. Kung meron akong mangyari problema at ipagkakaintindihan natin sa ako,
kayo po yung pangalawang hinasaan ko. Nung magbabalik at magre-reconcile yung kasayos. Upang ang kanilang tahanan ay maging mga Diyos at pagpapalibay at pagpapuloy. Magamagalim ako at kapakipaginan sa ating bansa. Higit sa lahat sa kagulat ng Diyos. Kaya huwag ko na nagawa ng problema, huwag naman tayo makita-ilan na, sige, anak, marami pang mamaya. Sige, isagiwa po yan. No? Kasabihin sa kanila ganito, my feet jump on January 31st, 10 a.m. January 31st, 10 a.m. We were there. And we stood, so we know. Yung mga nagsasabi. Kaya kung yung mga sila yung mga sakit. I just want to request all the people to please stand up for us. You might be ready as I request one of the people to pray for the rest of the people. Shall we stretch forth our hands towards above, the sign of our unity in prayer? God of Abraham, Isaac, and Jacob, bless you and keep you forever, shine and mighty. May Adonai, our Lord, lay his face shine upon you and show you his favor always in your family, in your relationship, and seem to be in your family. May every mark God bring up his face forward and give you everlasting peace, now and forever. Once more, the Lord bless you. The Lord make his face shine upon you. The Lord make his countenance and give you peace and be gracious unto you. Amen. Amen. Ladies and gentlemen, may the authority vested upon me as a minister of the Gospel of Christ confirmed and affirmed by confirmed and recognized by the Republic of the Philippines, I help pronounce in your presence that John and my team are now husband and wife. Whatever the Lord has joined together, let no man separate. John, you cannot kiss the bride. Nahandahan. Thank you.